Mas mahirap magmaneho kapag umuulan. Madulas ang kalsada, maraming pedestrians na nagmamadaling maglakad para hindi mabasa ng ulan. Dagdag pa dyan ang kaliwat ka ng baha. Bukod dito, challenge rin ang visibility tuwing bumubuhos ang ulan, kaya nga importante na nasa kondisyon ang mga ilaw ng sasakyan at maganda ang hagod ng windshield wiper nito. Good day and welcome back to my channel, Chanlimited Life. And today, pag-uusapan natin ang common types ng wiper blades para makatulong sa pagpili ng replacement nito. Ipapakita rin natin paano aalisin at ikakabit ang wiper blade sa kotse. Lahat ng yan at marami pang iba, mga ka-Chanli. Pero bago natin simulan, eto muna! Windshield wipers are devices used to remove moisture and unwanted material fragments from the windshield of a vehicle. Wipers will give us a good view of the road even during challenging conditions like heavy rains. So importante na piliin natin ng gusto ang type ng wiper na ikakabit natin. To help you sa pag-decide, eto yung mga common types ng wiper blades. Traditional or conventional wiper blades are attached to a metal frame and apply pressure to the windshield by springs. Ito yung most common type ng wiper blade. Chances are, paglabas ng sasakyan sa dealer, most likely ito yung stock wiper na nakakabit except dun sa mas mamahalin at iba pang bagong modelo ng sasakyan. Mas solid na construction nito kaya stable sa high speed. Pero, not as effective humagod versus other types ng wiper blade kasi meron lamang itong 6 to 8 contact points. Beam or flat wiper blades are not attached to a metal frame, so they are more flexible and adhere to the curve of your windshield more efficiently, creating a better wipe. Mas kilala natin to sa Pinas na banana type wiper. Aerodynamic ang design nito. Mas maganda ang hagod at lapat nito sa windshield dahil it put more pressure on the glass at multiple points. Mas tahimik rin ito compared sa conventional type pero mas pricey at hindi ganun ka-stable versus traditional wiper. May risk na lumipad o bumaligtad ito sa high speed kung low quality ang nabili mo. Kaya if possible, i-research mo ng mabuti ang brand at reviews ng banana wiper bago bumili. Hybrid wiper blades are a combination of conventional and beam blades. Best of both worlds, ika nga, yung stability ng conventional at aerodynamic design ng beam ay pinagsama rito. Hybrid wiper blades are engineered for extreme weather condition, kaya huwag kayong magugulat kung may kamahalan ng presyo nito. Other types of wiper blades, spoiler type and specific fit. Spoiler type wiper blades ay mas slim ng konti sa traditional or conventional wiper. Meron itong spoiler na tumutulong para mas lumapit sa windshield yung blade kapag malakas ang hangin. Specific fit wiper blades are usually original equipment replacements and are designed for specific vehicles. Ito yung kadalasang wiper na nakalagay sa rear or likurang bahagi ng sasakyan. Possible na marami pang types ng wiper blades kayong narinig o nabasa sa internet, pero for this vlog, nag-focus lang tayo sa most common types. To continue, for this video, itatry natin yung Bosch Clear Advantage Wiper Blade from Lazada. Entry-level banana type wiper ito. Reasonable yung price na less than 800 pesos, dalawang wiper blade na yon. Pero before natin ituloy, mga ka-Chanli, invite ko lang kayo to subscribe to our YouTube channel and Facebook page, Chanlimited Life, for more car-related content. Importante na dapat alam natin ang size ng wiper blade. For 2021 Honda City GN, 26 and 14 ang size nito. For other car models at hindi kayo sure sa size,
Pwede nyo tingnan sa user guide ng kotse or manually sukatin ang blade nito. Pwede nyo rin tanungin ang shop na bibilhan nyo tungkol sa sizes. Normally, meron silang master file na andon ng car and gear model na pwedeng makita ang sukat ng wiper blades. Simulan na natin tanggalin ang lumang wiper blade. Itaas muna natin ang wiper arm para mas maging madali ang pagtanggal dito. I-press lang ang lock gamit ang daliri o kuko at mararamdaman mo ang pagluwag nito. Ito yung nagkoconnect sa wiper blade at wiper arm. Itulak bahagya ang blade at dahan-dahan natin itong paghiwalayin. Sa pagkabit naman, make sure na tamang blade ang ikakabit mo. Mas mahaba ang sa driver's side in case malito ka. Iangat ang cover ng connector at ihook ang wiper blade sa arm. Ibaba o isara ang cover. May maririnig kang click sound. Ibig sabihin, nag-lock na yung arm at blade. I-check mo yung tibay ng connection. If okay na, dahan-dahang ibaba ang wiper sa salamin. Ulitin ang procedure sa kabilang wiper. Kapag tapos na, itest na natin. Mag-spray tayo ng wiper fluid sa windshield. Then, i-turn on na natin ang windshield wipers to see if they work properly. Ito yung sample video ng hagod ng ating bagong palit ng Vosch Clear Advantage Wiper Blade. Mas maganda at efficient ang hagod nito kumpara sa conventional wiper na nagamit ko dati. Sa 800 pesos, ulit na siya. Normally, tatagal ang wiper blade sa loob ng 6 months to 1 year, depende sa paggamit at pag-maintain nito. Not all wiper blades are the same. Maraming klase ang nasa market, depende sa sasakyan, preference at budget natin. Make sure lang na reputable yung brand at maayos ang review ng bibilhin natin. Safety is top priority pa rin, especially at napaka-importante na clear ang windshield natin during heavy rain. Ayun lang! Hanggang sa susunod mga ka-Chanli! Don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel and follow our Facebook page, Chanlimited Life, for more car-related content. Drive safely! Ingat!